Hello boss babes and bosses out there. So in this video, I'm going to share with you how I declutter my digital space. And yes, it involves my clients' files, my personal files, and also my business assets. So if you want to know how I declutter my digital space, then keep on watching. For the first thing talaga na I want to declutter is yung LastPass account ko. Kasi sa LastPass account ko, andun lahat. Andun yung sa client ko, andun yung sa personal ko, andun din yung sa business ko. And marami na kasi akong clients na clients ko before, pero ngayon hindi ko na minamanage yung mga accounts nila. So I want to delete that first para hindi na siya always magpa-pop up every time maglalagin ako sa certain website or a certain tool na ginagamit namin before. So yeah, let's do that. So the next thing that I want to declutter is yung Google Chrome users. Under na din that, gusto ko din i-check yung mga plugins na ginagamit ko at hindi ko na ginagamit. Also, the bookmarks. So if you are handling multiple clients, I would highly recommend to create user accounts na lang sa Google Chrome mo. For me, having a multiple clients, this is really a very easy way for me to access all the things and the assets for that specific client sa isang Google Chrome lang. So therefore, if si client 1 yung handle ko lang sa kanya is Twitter, and then I'm scheduling using TweetDeck. Yun lang yung nasa bookmark ko sa Google Chrome na yun. It will be easier for me to check and see then kung ano lang yung specific task ko for that client. The next one that we are going to declutter is yung mga software or tools na naka-install sa ating laptop pero hindi na natin ginagamit because it will also get space then sa laptop natin. Isa din to sa reason na naglalag yung laptop natin. So, we are going to check out kung ano yung mga pwede natin i-uninstall kasi hindi na ginagamit. So the next one that we are going to declutter is yung Google Drive. Before, I'm using Dropbox. Nung nag-use na ako ng Google Drive, always ko talagang ginagamit yung Google Drive. Mas easier na for me kasi parang all-in-one siya, yung Google Suite. Andun na lahat ng need ko. Doon na lang ako nag-buy ng premium for Google Drive space. So basically, nagbabayad ako sa Google para madagdagan yung space na pwede ako makapag-save. Andito kasi lahat ng mga assets ko and yung mga clients' assets. Dito din nakalagay. Technically, I'm just going to go through yung clients folder ko as a freelancer. I will sort out yung old clients at saka yung current clients ko. For the old clients, I will download it. Tapos isi-save ko siya sa external drive natin para may backup tayo always for all the things that I have done to them. And pwede ko din siyang mailagay as a portfolio, pero I will check it and see if the client would allow me to use it to be part of my portfolio. Iba kasi yung folder ko for my YouTube channel, for my agency na BossedUp PH, and for my personal folder, so you can check and see how I organize my files sa loob ng Google Drive ko.
The next thing that we are going to declutter is yung email natin. Actually, marami akong emails. Aside sa my personal email at saka sa my business email for BossedUp PH. Meron din akong mga business email from my clients. Wala sila talaga yung nagbibigay sa akin ng email na that is just for me lang. Meron din akong ibang email technically for my YouTube account. Pero in this part here, most of them is really personal and hindi siya pwedeng ma-record. So you can check out this video here for the email management. Pero ito lang talaga yung note ko sa inyo guys. Every time na meron kayong i-delete na email, make sure na hindi niyo na talaga siya kailangan. O kayang delete lang ng delete. Before kasi, ginagawa ko na to pero yearly. I think I started doing email decluttering mga around 2016 or 2017. Pero ang ginagawa ko is mali. Like literally, dinidelete all ko siya. Walang nagsisit na kahit ni isang email. Every single year, everything is deleted talaga yan. And unfortunately, nasama doon yung emails ko from BIR. Diba meron kang matatanggap na email verification when you pay sa BIR or nag-file ka ng tax mo. Na-delete ko yun. A lesson learned, always take all the legal documents seriously talaga. Especially if yung dinideclutter nyo doon nasisend yung mga BIR or mga other legal documents, please, please be careful in deleting those kasi baka too late na. Na-delete mo na and hindi na siya ma-recover. Ang laki ng nabayaran ko kasi wala akong makitang proof na nag-file ako is because na-delete ko lahat. I actually research about it. Pwede ko bang ma-recover yung mga na-delete ko? That's way, way back. Ilang years na. So, hindi ko na siya makuha. Please be careful in deleting emails. The next one that we are going to declutter is yung folders na nakasave talaga sa laptop ko. So as we all know, yung MacBook talaga, konti lang talaga yung storage nila at madaling mapuno, right? Hindi katulad sa Windows na pwede mong i-upgrade always yung storage sa pinakamataas. But I already got the max storage for MacBook 2018 Pro. 512GB na siya pero still kulang pa rin. And ang gagawin natin ngayon, I will go through all the pinakamalaki na files. I'm going to delete that or maybe iba-back up ko muna kasi yung mga malalaki na files ko, most of the time mga videos natin yan for our YouTube channel. So, I will back up first yung na rough cut na. Iba-back up ko siya sa SSD ko which is ito yon. This is 1TB. So, very handy and super easy lang mag-transfer ng mga files. I'm gonna put this link then sa Shopple account ko. If you don't know, yung Shopple account ko nandun lahat yung mga ginagamit ko. Gadgets, products that I use for personal, for business, journaling, and all, you can click the link below. Nabili ko to siya sa Amazon Japan nung nasa Japan pa ako, but I'm gonna check out kung available din yung brand na to sa Lazada or sa Shopee. Okay, so for the last step, for me, I would always run an antivirus. Before talaga, hindi ako nagre-run ng antivirus. Recently lang, sinabi kasi ng client ko, nag-share kasi ako sa kanya na na-hack yung YouTube channel natin. He's so worried! And nag-suggest siya na I will install daw antivirus. Tapos sinabi ko sa kanya na naka-MacBook naman ako, so I think wala namang virus ito. So sabi niya, no, possible pa rin daw magka-virus. Nirecommend niya tong Avast. Sabi niya, kahit for free daw, it's okay na kasi yan din daw yung ginagamit niya sa MacBook niya. Ayun, nag-download ako and I feel like very useful talaga siya kasi nakaka-clean up din siya ng space, nade-delete din niya yung mga cookies and yung mga passwords mo from time
time to time, nag-clear niya para hindi automatic login, yung mga ganun. If you're asking naman, what about sa naka-Windows? So before, nung always ko talagang ginagamit yung Windows ko, Kaspersky before yung naka-install sa laptop ko. But then, mayroong mga instances na dinidelete niya yung mga .exe, yung mga bootable, yung mga nag-run. Or maybe there's a setting lang sa Kaspersky na mali yung pag-set ko. That's why dinidelete agad. Napu-frustrate talaga ako every time I create yung mga bootable, runnable ng mga software kasi dinidelete niya automatic. So, I decided to just uninstall it and install Avast. Before then, Avast din yung ginagamit ko talaga. And this is not sponsored by Avast. I'm just really sharing kung ano talaga yung ginagamit ko before. So I hope you enjoyed this video and nagkaroon kayo ng idea on how to declutter your digital space. It's very important, especially if you're handling a lot of mga important documents. Hindi lang para sa'yo, pero sa clients mo or sa business mo. If you want me to create something like this kung paano ko din dinideclutter yung phone ko, then feel free to comment at below so that I can also share paano ko siya ino-organize and paano ko nagde-declutter. And comment below kung ano pa yung mga next content na gusto nyo makita sa YouTube channel na to. If you think that this video is helpful, don't forget to like and yeah, subscribe. Like our Facebook page at BossedUp PH. Join our Facebook group, I'm Ready to Boss Up by Briksuy, and follow us on our Instagram accounts at Briksuy and at BossedUp PH. So yeah, hope to see you guys on my next one. Bye!